celebration para sa best and brightest stars ng ABS-CBN. Welcome to Keep Shining Kapamilya! Today we celebrate the network contract signing of our dear Jane Oineza! Ako po si Ai De La Cruz and I will be your host for today. Samahan niyo po kami para sa pagsalubong sa ating Shining Kapamilya stars by using the hashtag, #KeepShiningKapamilya. And para kay Jane, we will be joined by Miss Chris Tapang from Star Magic. Hi, Miss Chris! At syempre, hindi mawawala ang ating ABS-CBN bosses. Please welcome the head of Star Magic and the head of Entertainment Production, Direk Laurenti Joggy! We also have the Chief Operating Officer for Broadcast, Miss Cori Vidanes! Our President and CEO, Mr. Carlo Katigba! And our chairman, Mr. Mark Lopez! Thank you all so much for being here. And now, let's welcome a Kapamilya with more than 20 years of experience in the industry. And her hard work continues to pay off as we see her growth bilang isang magaling na aktres sa kahit anong role niya. Let's all welcome Jane Oineza! Hello, Jane! And right now, Jane will be greeting our dear bosses. Along with her manager, Miss Chris, we see very, very warm hugs as she is welcomed on stage by our dear ABS-CBN bosses. Now, Jane, Sir Mark actually has something for you. Napakaganda ng regalo ng ABS-CBN para sa'yo. What can you say, Jane? I'm just really thankful. I can't believe this is happening right now. para akong nananaginip, pero dahil sa ABS-CBN, yung mga panaginip na yun ay natutupad isa-isa. So gusto ko lang magpasalamat. And you're right, talagang nakakawindang na birthday gift ang lahat ng nangyayari ngayon. So really just thankful. Full of gratitude ang ating celebration for today. Huwag na natin patagalin pa. Let's proceed to our contract signing. Handa na ang signature ni Jane. Now, si Jane, of course, also grew up before our eyes. She is a child star. She started with Sa Dulo ng Walang Hanggan in 2001 at the age of 5. And syempre, nakasama natin siya sa Goin Bulilit noong 2008. She's very skilled in acting, dancing, and hosting. We've seen her on TV sa Huwag Kang Mangamba, Gen Z, I Got You, Nasaan Ka Nang Kailangan Kita, sa PBB rin, naging housemate siya, and of course, many more. Meron din siya mga previous series like The Broken Marriage Vow. We've seen her on movies like Us Again, Ang Henerasyong Sumuko Sa Love, and Bloody Crayons. At may paparating siyang magli-lead role siya sa Nag-Aapoy na Damdamin. Abangan po nating lahat yan. Palakpakan natin, Jane Oineza! And Jane, we actually prepared a special video for you dahil napakarami mo nang experiences as a Kapamilya, di ba? More than 20 years ka na sa industriya. So, let's look back on that and meron ding mga magbibigay ng mensahe para sa'yo. Let's watch this. At the early age of 4, Jane has been at home in front of the cameras. Meron si Invisible Man! And as she continues to blossom in the industry, the more we see her versatility as an actress. Akala niyo talaga matatapos na ang kalbaryo sa buhay niyo. Akala niyo magiging masaya kayo. Hindi nga kasi ako si Emily, di ba? Pwede ba umalis ka na? Lexi, makapagsalita ka naman. Kala mo wala ka na agrabyado, ha? Kung
kapag malinis ka naman. Ever since, alam ko na ito yung gusto kong gawin at gusto kong ipagpatuloy ito dahil ito yung passion ko. This is what I enjoy doing. Kahit nung bata ako, nung hindi ko pa siya iniisip na trabaho, talagang nag-i-enjoy akong gawin to and to be an artist. This is what I want to do and this is what I was meant to do. And finally, her sweet time has come as she takes the reins and leads her newest teleserye project as a Kapamilya. Pinatago ka ba sa akin? Asawa ko talaga kita! And just like a flower in full bloom, we are all excited for your upcoming projects. 2003 po unang nakatrabaho si Jane sa teleserye Sana'y Wala Nang Wakas. I can remember I was struggling to find the perfect child actress to do the role. And so when they brought Jane in for the audition at ginawa niya yung role, kitang-kita ko agad yung sensitivity doon sa kanyang mga mata. God's timing is perfect. Maaring matagal kayo naghintay, pero dun sa paghihintay na yon, hinanda sa iyo ang isang napakaganda at napakalaking project. Ito ang pagkakataon mo na ipakita sa mundo that this girl is on fire. Jane is not only one of my best friends, but also one of the best actresses I've ever had the pleasure of working with. I am so proud of her because of all the hard work she constantly puts in and because of her perseverance throughout all these years. My wish for her, given this new Star Magic contract, is that her career flourishes even more and that she continues to get opportunities she deserves. Congratulations, Jamie! I love you, bestie! Elizabeth, as you embark on this new journey with Star Magic and ABS-CBN, I have no doubt na mas marami ka pang mapapahanga at may inspire. And I wish you continued growth and success sa career mo. Love you, and we'll celebrate soon. We are proud of you, Jane. And congratulations from your ABS-CBN family. Congratulations, Jane! Ayun na po, naiyak na nga po si Jane while watching our little video. Surprise po para sa kanya. We're definitely looking forward to more achievements and milestones for you. Lalo na ang Nag-Aapoy na Damdamin, where you will be having a lead role for us to see. Pero sa ngayon, Jane, nakita nga namin naging emotional ka. Ano ba yung mga feelings mo while watching it? Oo. Pigil na pigil kasi sayang eh. Siyempre nakaka-emotional talaga siya. Nag-flashback lahat ng mga hard work or lahat ng mga ng patience, lahat ng mga literal tears ever since. So, nakaka-overwhelm, but at the same time, I know na I've put in a lot of hard work din. So, I'm just giving myself a pat on the back as well. Wala, kinikilig lang din talaga, to be honest. To be in this table, in this studio with all these people. I'm just really happy. More than deserve mo naman talaga maging nandyan. Nakita mo ba, bata ka pa lang talaga. Binibigay mo na ang lahat. Sinabi niya pa habang nanonood, paano niyo nahanap yan? Oo, no, pero gusto ko din pala mag-thank you syempre sa lahat ng mga nagsalita din sa video. Si Direk FMR, si Rhea, si kay RK, thank you so much sa effort na magbigay ng message and surprise. At na-surprise din naman talaga ako. Thank you. Pero Jane, dahil lang nga nakita natin, talagang more than 20 years na yung career mo, bata ka pa lang, talagang magaling ka ng actress. So after all these years bilang Kapamilya, ano yung nagbigay sa'yo ng tiwala na magpatuloy as a young actress in this industry? I know I'm in good hands with ABS-CBN, so tiwala naman din ako sa kanila, and ang sa akin sa part ko lang is ibibigay ko lahat-lahat ng 100 and more percent. And just be patient and wait for an opportunity. And now that the opportunity is here, hindi ko rin yun hahayaan na masayang. And also really thankful din sa JRB Creative Productions for giving me this chance, this opportunity to lead a project. And to everybody here, of course. To all our bosses, thank you so much po.
We're so happy for you that your time has come. Ayun, naiyak na naman siya. Congratulations, Jane. But before ka umiyak, let's take some photos first para hindi sayang ang makeup. Tama. Alright. Smile! Grabe, from being a child star dito sa Kapamilya Network, Jane has taken on a variety of roles and projects. At yun nga, abangan po natin ang patuloy na pag-apoy ng passion ni Jane for acting as she takes the starring role in her new teleserye, Nag-Aapoy na Damdamin. There you go. Maraming salamat to Jane and our dear ABS-CBN bosses. Now, marami na yung tanong ang ating friends from the press para kay Jane. So, makakasama niya sila in just a bit sa ating MediaCon. Again, thank you. And now, Jane will be heading on over to the MediaCon with Ms. Chris Tapa. Alright, goodbye guys. And now to everyone watching, thank you po and congratulations once again to Jane Oineza. Keep shining, Kapamilya! Kapamilya mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakatutok sa atin all over the world. Ako po si Jaiho and welcome to Keep Shining Kapamilya Network Contract Signing. Makakasama natin ngayon, we have Miss Jane Oineza. Hi Janie, congratulations! Halika, samahan mo na ako dito. Ayan, maupo tayong dalawa. At syempre, isi-share ko lang din po sa lahat. Opo. Nung kanya pong, ang first encounter natin, sobrang bata po siya. Yung ginawa po niya ang MMK na Manika. Yes. At na-nominate po siya sa Emmys at sa New York Film Festival. Doon kita unang nakilala hanggang sa lahat din ng contract signing mo. Nag-host din ako. Sa and mga fine, susunod pang milestones. Totoo yan. Kasama Jane, din kita. Anong nafe-feel mo? Nakakaiyak talaga sa totoo lang kasi parang nakikita mo lahat nung mga pinagdaanan mo, lahat ng mga memories, lahat ng mga noon. For me, it was really having fun, but then now all the hard work na nakikita ko na okay, good job. And wala, sobrang kinikilig lang ako. And to see din na nagsalita si Direk FMR, nagsalita si Ria, si RK, talagang nakakataba lang ng puso. Happy totoo. Ako kung nasan ako ngayon. And deserve na deserve mo yan. Gaya ng paulit-ulit ko, naming mga nagmamahal sa'yo na sinasabi. Kanina ba, pagising mo, tapos papunta ka for your network contract signing. Syempre sabi mo nga, diba, akala mo ito work lang, bahay mo na to simula bata ka. Nung papunta ka na for your network contract signing, may mga nag-flashback ba sa'yo na days, times, na parang feeling mo, ang tagal-tagal naman na ibigay sa akin yung shine bright like a diamond. Ganon, oo. Wala naman, kasi ako naman kung ano lang din naman yung parang I'm just gonna try to wait patiently for the right time, and if the right time is now, I'm just really thankful na binigay sa akin yung opportunity na yon ngayon. I feel like I'm more ready than to receive it now. So, like what Derek FM said, in God's perfect time. Totoo yan. Maraming salamat. Pupuntahan ko ang ating mga kaibigan from the media at sila naman ang magtatanong para sa'yo. Let's start with Miss Ana Cerezo. Ayan. Miss Ana Cerezo. Hi, Jane. Hello. So, definitely, you started young. Hindi madali to grow up in front of the cameras. But what would you say is yung mga wise mo sa pag-acting na? Siyempre, it's not just a job. I think it's more of a calling. Ano yung mga wise mo? Bakit mo pa rin siya ginagawa? Ano ba yung rewarding, especially na kapamilya actress ka na? It started as something na fun for me. Kasi syempre, nung bata ko parang, ooh, a different role or a different personality. I get to play pretend. Parang ganon. And then from that, nag-grow siya to being my passion talaga. And now I can't imagine doing something else. And this is what I want to do. This is what I was meant to do. Like, and I am in good hands also, and kaya hindi rin naman parang ever since. I've always been with ABS-CBN, and I trust them, and I trust their time, and I trust Star Magic also. And yun, and now we're here. So, siguro, patience lang talaga, and hard work, and eventually, the seed that you planted will bloom then, eventually.
Thank you, Jane. Thank you po. Maraming salamat, Miss Ana Cerezo. Next question, magmumula naman syempre kay Miss Sheila. Hi, Jane. Congratulations for signing a new contract. Okay lang. Gayo kasi. Anyway, my question for you is, curious lang ako, no, meron ka bang hand kung saan yung direction ng career mo? Kung saan siya pupunta? I guess, yes. Kasi we are asked naman before a project, parang ipresent din naman siya. May mga proper, like, may pitching and you can ask parang... And of course, parang kung may, ako kasi, hindi kasi ako namimili ng project. So, kung ano yung ibibigay sa akin, I'll do my best to give it justice at kung ano yung requirement of me, yun din yung ibibigay ko. So, siguro ngayon that I got older, tinatanong ko lang what is expected of me para mabibigay ko at hindi ko tatanggapin ito kung hindi ko mabibigay yung lahat ng kailangan nila at lahat ng kaya kong ibigay. So, Meron namang direction. And with the help, of course, of our handlers, our RMs, sila naman yung nag-guide. And of course, Direk Loren, tulungan siya. Teamwork talaga. For my next question, we all know na ang daming fast-rising talented stars ngayon sa ABS and sa other networks as well na nakikikollaborate tayo. What do you think sets you apart from the other artists? Ang hirap naman magsabi nun. Siguro ano na lang po. Because this is what I love doing. I've been doing it for a while now. And ako ay also, lahat ng projects ko, merong parts of me na nandun. And I also am... Parang kung ano po yung nakikita nyo sa akin ngayon, kung paano din ako makipag-usap. Ganun din naman ako on and off cam. So, I guess, yun po yung answer ko dun. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, Ms. Sheila. Next question, magagaling naman kay Kiko. Hello. Hello po. Congratulations. Thank you. Na-mention kanina ni Direk FM na yung time na inintay mo. Hindi ka ba nainip? Hindi naman po. Parang, like I said, talagang may mga times lang na mas self-critical ka siguro. Hindi naman sa nainip, pero parang ano pa kaya yung pwede kong improve? Ano pa yung parang trial and error ko sa sarili ko? Pero more self-critical than questioning yung ibang bagay. And again, parang it's the right time, parang I was just waiting for the time to come and I was just preparing myself para pagdating ng opportunity, I'm also ready to receive it. Mas deserving din ako to receive it. Mm-hmm. Tapos, na-mention din kanina na yung ikaw sa sagot mo na parang hindi ka namimili ng project. Nagkaroon ba ng parang, syempre parang yung ibang mga nakasabayan mo, nagkaroon sila ng choice na mamili ng project? Ikaw ba on your part na parang hindi ba naisip na parang unfair yon on your end kasi parang ikaw hindi ka namimili ng project pero sila may ganun. May chance na mamili ng project. Para sa akin hindi po. Para sa akin I look at it positively na I am welcoming the challenge. Kung ano yung parang hinindian ng iba, sige. Gagawin natin 'yan. Kakayanin 'yan. And we'll take the challenge. Mm-hmm. So more than the negative, I think mas positive siya for me. Siguro last na lang. Habang nag-aantay ka, nagkaroon ba ng mga, kasi syempre dumaan sa face ng problema ang ABS-CBN. Nagkaroon ba ng parang, habang nag-aantay ka, nagkaroon ba ng offer na parang dito ka? Dumating ba sa point na ganun? Nagkaroon ba ng offer with the ibang parang network? Ayoko naman pong, may mga talks here and there, pero sa akin po, hindi ko po siya na-consider dahil lumaki na rin po ako talaga with ABS-CBN and they know me so well. Mm-hmm. Even with Star Magic, hindi ko kayang iwan si Tita Chris. Yes. Hindi ko kayang iwan yung kumbaga family ko na kasi lumaki na ako with them. Mm-hmm. So,
hindi din po talaga pumasok or na-consider for me. So talagang yung love mo with ABS-CBN nandito? Yes. Saka yun nga, yung tiwala lang talaga na eventually, okay, darating din tayo dun. So, antay-antay lang. Okay. Thank you, Jane. Thank you po. Maraming salamat, Kiko. Ayan. Ako ay may offer naman sa'yo. Actually, sa kanya naman ako may offer. Oo, diba? Siyempre, ngayon naman, we're down to our last question. Ayan, last na ito. Magkatanong si Miss Jess. From Corpcom. Hello, Jane. Hi. Ask ko na lang, ano yung magiging advice mo para sa mga taong katulad mo na parang nag-aantay ng perfect timing na matagal na rin na parang naghahanap ng opportunity na mapakilala rin tulad ng mga young stars ngayon na matagal na rin nag-aantay ng opportunity? Hindi siya nangyayari overnight and talagang may mga trial and errors kailangan mo rin kilalanin or maging patient sa sarili mo and to try out what works and what doesn't for you. But most importantly is to never stop dreaming and reaching for your goals. And no matter what other people say, parang you have to be your number one fan and you have to believe in yourself until they see what you see in you. And yun lang, wag lang susuko talaga and just be patient and trust. Trust in you and trust in the people around you. Thank you. Maraming salamat. At syempre, hindi lang ang network contract signing ang magandang blessing for you because gusto ko namin batiin ng happy, happy birthday! Janie, happy birthday. Ayan, syempre. Thank and congratulations you. Sa sa Nag-Aapoy na Damdamin. Ayan, thank you, diba? Thank you. Totoo. Diba, muntik pa ako magkamali kasi nga naalala ko ang back-to-back special celebrity screening. Yes, yung nga sasabihin ko sana kasi back-to-back naman kami. Totoo yun. Totoo. Ayan. Kaya pa salamatan mo lahat ng mga taong sumuporta sa'yo at yung mga gusto mo pang sabihin, take it away. Thank you, Jaiho. Maraming salamat. reporter. Hindi, gusto ko syempre magpasalamat sa ABS-CBN, sa Star Magic, sa ating mga bosses, kay LMD, and of course sa aking nanay, ang aking handler, Tita Chris, ang aking ate, Ate Diane, at sa lahat po ng mga nandito din today for your wonderful questions, and I am really excited for the mga iba pang mga paparating and I'm just really happy with where I am right now and who I am right now. So thank you sa lahat ng mga nagtiwala. Of course, sa mga fans din pala, wala rin naman po ako dito kung wala kayo. So gusto ko lang magpasalamat sa suporta ever since at sa hindi na hindi kayo nagsawa. Maraming salamat din. Yun. Ay, last na! Thank you, JRB Creative Productions, syempre, for this opportunity na mag-lead sa isang project. Maraming salamat po. Hindi ko pwede ma-miss out yun. ayan. Again, Jane Oineza, network contract signing. Keep shining, Kapamilya. Thank you. Thank you, Jai. Maraming salamat po. Bye! Bye!